Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinumang sumunod sa akin ay hindi mapupunta sa kadiliman, o hindi na lalakad sa kadiliman. Magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. So there is only one way upang tayo ay hindi lumakad sa kadiliman. Amen. Ano po yun? Tayo ay sumunod sa Panginoong Jesus. Amen. Tayo sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong manangan sa sarili nating pakunawa o sa sarili nating lakas. Huwag tayong manangan sa sarili nating talino. Sapagkat ang tunay na ilaw ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So while this verse does not directly say, walk in the light, no? It does pointedly warn of doing the opposite. Tama. No? So wala naman tayong mabasa dito na tayo lumakad sa ilaw. Pero dito makikita natin, nagpakilala kung sino yung ilaw. Amen? At mangyayari sa atin yung kabaligtaran kung hindi tayo susunod doon sa ilaw na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang kabaligtaran ay kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Ano bang meron sa kadiliman? No? Ito ay uncertain. No? Ibig sabihin, hindi natin, walang kasiguraduhan, hindi natin alam kung ano yung direction. No? So, naranasan natin ang mga, kung literal na madilim o nag-brown out. No? Walang kuryente. Hindi tayo makakita ng maayos. Hindi natin alam kung ano yung dinaraanan natin. Pero kung merong liwanag, no? Ay tunay na meron tayong direksyon sa ating buhay. At alam natin yung ginagawa natin kung ito ay tama, no? O karapat dapat sa Panginoon. So sabi, therefore, those who follow Jesus are walking in the light. So yun po ang sagot. No? What does it mean, walking in the light? No? Ang ibig pong sabihin na tayo lumalakad sa ilaw ay tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesus Christ.